bago ano ba talaga yung totoo. So ngayon guys, nag-live ako para magsalita ng katotohanan sa lahat ng mga lumalabas na issue ngayon. Pinabadami ko lang yung viewers para isahan na lang. Wala akong plano na shoutout ngayon. So lang magsalita ng katotohanan sa lahat. Sa lahat-lahat, hindi po to para magmalinis kung sinong tama o mali. Gusto ko lang magsalita para sa kakatahimik na po ng lahat. Gusto ko lang unang humingi ng pasensya kay Arbreezy. Magsasalita na po ako. Pasensya na po, mukha daw akong addict. Sorry, sobrang wala na akong tulog ng ilang araw. Naapektuhan din po ako, aminin ko yun. Salamat po. Pinapataas ko lang po yung viewers natin para isang kwento na lang. Kasi inisip ko kung magpo-post ba ako. Magpo-post ako ng lahat ng detalyado. Kasi magkakalkal ako ng files ng lahat ng mga kung ano-ano. Pag ginawa ko yun. Pero naisip ko siguro mas magandang i-live ko na lang. So kung ano man yung matandaan ko sa mga pangyayari. Kung ano man yung sabihin ko ngayon. Kung ano man yung mapagtagpi-tagpi ko, kung may makalimutan man ako, siguro po pwede ko siyang ma-post o ma-live sa susunod. Nabasag lang po ako ng katahimikan. Magde-name drop po ako sa mga tao. Sasabihin ko po lahat kung saan po nagsimula, paano nagsimula yung issue, at kung bakit po ako nanahimik. So, ganito po yung nangyari. Dati, nagsimula po kami ng lahat ng mga famous sa Facebook. Nagsimula po siya sa isang group chat. Ang group chat po dati, syempre, walang message request. Ganyan, na-accept mo agad, ganyan. So, nakikita mo agad, nagka-pop out. Aminin ko po dati, sobrang na-overwhelm ako. Kasi, wow, famous ka, ganyan, di ba? Medyo, wow, may mga bago akong friends, ganyan. So, hindi mo alam kung sinong totoo doon eh. Kasi, lahat, halo-halo. Yung group chat na yon ang tawag doon, Suicide Squad. Ang nangyari doon, lahat ng may followers na hindi bababa ng 100,000, nasa isang group chat kami. Tapos, hanggang sa friends-friends, lahat ganyan-ganito. Ang dami nagpapa-add sa akin. Nung panahon, 3 years ago po to, 2016. 2016 po nangyari to. Ang tatandaan ko kasi noong bandang June yun eh. Bandang June na marami nagpapa-add sa akin. Medyo bata pa po ako. Sobrang careless ko pong tao. Nagkakamali din po ako. Inaamin ko nagkamali po ako noong panahon na yun. Kasi nakipag-usap po ako sa taong hindi ko alam na meron po siyang girlfriend. Aaminin ko po, sinasabi ko po sa inyo yung katotohanan na noong time na yun, pag may nag-chat sa akin, sige add kita. Tapos may mag-a-add sa akin. O sige, add din kita, ganyan. Tapos ganito na. Hanggang sa pumasok na si John. John Gutierrez po, name drop po tayo. Pumasok si John. Sabi niya, oy, papa-add ka din ba? Ganyan. Yun yung tatandaan ko eh. Gusto ko sanang balikan ka. So gusto ko ng screenshot. Soon lalabas ko po yung mga ebidensya. Sabi niya, papa-add ka din ba? Hindi. Ganyan. Ah, okay, ganyan. Hanggang sa, basta hindi ko alam pa nagsimula. Tapos sinabi niya na, sabi ko, paano ba yung Snapchat? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ay turuan kita. Sabi niya, ganto mag Snapchat ganyan. Anong Snapchat mo? Basta tatanungan kami. Hindi siya detalyado, pero hindi ko matandaan yung eksakto mga pinag-usapan doon sa GC, pero sabi niya sa akin, "Sa anong Snapchat mo, etc." Ngayon, sabi ko, "Ah, wala akong Snapchat, di ako marunong niyan, ganyan. Kasi bago lang naman ako ganyan sa ano, mga social media shit na ganyan. Kasi kaka-viral ko lang po noon sa post na 'yon." So, nangyari nun, pini-M ako ni John Gutierrez. Ngayon, sabi niya sa akin, tuturuan kita mag-Snapchat, ganyan. Ganito gagawin mo, ganyan. Ngayon, sabi ko sa kanya, paano ba? Ganito yung gagawin mo, Tony, ha? Ganyan. Ah, sabi ko, sige, ang galing naman, ganyan. Ngayon, sabi niya sa akin, tignan mo yung, ano ko, yung my story ko. Parang ganun, my story o my, hindi ko alam kung ano tawag yun sa Snapchat, basta yun siya. Tapos ang, kaya ko napansin yung message ni John sa Facebook, sa Messenger, kasi hindi pa uso nun yung
Hindi pa uso nun yung message request. Tapos, kaya nagpa-pop out siya pag may mag-message sa akin. Tapos, anong nangyari? Sinuruan niya ako mag-Snapchat. Uulitin ko po. Nagkamali ako ng panahon na yun. Kasi yung time nakausap ko siya, hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam na nag-viral pala sila as a couple. Wala akong alam. Ngayon, sabi ko, ah, ganun ba, ganun na ganyan. Ako naman si Gaga. O sige, ganito, thank you, ganyan, Snapchat. O tignan mo yung my story, etc. Ako. Pagtingin ko, ano yun eh, meron akong screenshot dyan nun eh, na nakalagay na TF as though, parang ganun, parang about sa pet ko. Sabi ko, ah, ganyan. Ngayon, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, sa Snapchat, maganda daw doon. Kasi daw sa Snapchat, kapag nag-scene ka, pag binak mo daw, nadidelete din ka agad. Sabi ko, ah, okay. Huwag niyo po muna akong, ano, PM, wait lang. So, nasa na ako. So, sabi niya, nadidelete din daw. Ah, okay, ganyan. Tapos, pag in-screenshot ka, malalaman mo din agad. Sabi ko, ah, talaga okay pala to eh. Pero pag sa video, ganyan. Ang ganda lang ang beses lang yung pindot mo. Ah, okay, ganyan. O, tinuruan na kita, anong kapalit ko? Sabi ko, hala, bakit ako? Ganyan. Siyempre, ako. Aaminin ko. Hindi ko nga siya kilala eh. Hindi ko nga alam. Tapos, anong nangyari? Sabi niya, ano, tawag dito, send ka naman sa akin ng boobs ko daw. Send ko daw sa kanya. Guys, tawagin niyo na ako kahit na ano, pero hindi ako sinungaling. Sabi ko, ikaw muna. Nag-send siya. Nakaganyan siya. Ganyan yung picture eh, nakaganyan siya. Pinicturean niya yung ano niya, pero meron siyang boxer shorts na matigas yung ano niya. Tapos sabi ko, ganyan. Tapos sabi niya, ikaw naman, patingin ako ng boobs mo. Yun daw yung kapalit na tinuruan niya ako mag-Snapchat. So ako naman, careless ako, hindi ko alam na, may girlfriend pala yan, ganyan. Ako naman si Gaga, malande, patola, send ako ng picture ko sa kanya. Ngayon, sinend ko sa kanya yung picture ko, nakita yung boobs ko, pero hindi buo eh. Sabi niya, ano ba naman yan? Photoshoot yan eh. Sabi niya ganon. Photoshoot yun, kasi totoo, pinost ko yun sa Facebook, pinost ko yun sa Instagram, meron akong shoot, nakita yung boobs ko, as a breezy babe. Meron akong ganung photoshoot, sinend ko sa, tas tawas yung tawa, sabi niya, ano ba yun, photoshoot yun, ganyan eh. Kaya sabi ko sa kanya, wala eh, ganyan. Tapos, hanggang saan nangyari, tatandaan ko lang ha, para mas malinaw. Ngayon, ang nangyari, pagkatapos namin mag-senda ng ganun, ako naman, so careless lang ako, wala akong pakialam. As, magsisend siya sa akin ng mga kung ano-ano, ako din naman, sige, send ako sa kanya, wala, wapakils ako eh, ganyan. Hanggang sa ano nangyari na, basta parang hindi ko na siya biglang pinansin, parang yun lang, amo na yun, parang chat lang naman yun, parang ganun lang eh. Parang ganun lang, wala lang. Ang tanga ko lang talaga, sobrang tanga ko sa part na yun na yung kausap ko, sige, famous tayo, pare, tropa tayo. Hindi ko man lang inisip na, Tony, naglalandi kang Gaga ka, nakikipagsenda ka ng ganyan, pero photoshoot naman, tapos putang ina, nagsisend ka ng ganyan, may shota pala yung tao. So ako, ang ginawa ko naman, ako pinabayaan ko na, ay tang ina, talaga, may shota pala yan, ganyan. So may nagsabi sa akin, Gago, kausap mo yan? Sabi niya ganun, ano yun eh, 2016 pa po to, mga bandang June, July, sorry po, hindi ko talaga matandaan kung anong month yun. Pero kakalkaling ko yan, popost ko yan. Tapos, pagkatapos ng nangyari yun, okay na, hindi ko siya pinapansin, isang shota pala to, tangina, nakikipagkulitan pa ako dito, diba? So, inayaan ko, inaamin ko po guys, uulitin ko po ang katotohanan, naging careless ako, inaamin ko, hindi ko inalam kung sino ba tong kaong ausap ko, ganyan lang ako. So, anong nangyari? Siyempre, overwhelmed ako. Tangina, mga famous kasama ko. Alright, tangina, nilalaman ng sistema. Mga putang inang followers yan. Diba? Anong nangyari? Pinabaya ako na siya in shit and ganyan. Dumating na yung birthday ko. Nag-birthday ako, July yun. Siyempre, yun yung alam ko. Birthday ko yun, diba? So, ang ginawa niya, meron akong gift sa'yo. Nag-snapchat na naman siya. Sabi ko, ano yun? Tapos ang ginawa niya, nag-send siya ng video. John Gutierrez, nag-send ka sa akin ng video na nagjajakol ka, tapos pinutok mo sa sink. Sabi ko, wow, ang galing naman. Sabi ko ganun, ang galing naman, tawa ako ng tawa. Tapos sabi niya, birthday gift ko yun sa'yo. Tapos pinlay ko ulit. Pero natatawa ako kasi totoo, ganun talaga. So sabi ko, anyway, ganun, natatawa ako, tayo na birthday gift, wow, ang sweet mo naman. Kasi nagja-jackhole ka, 'di ba? Tapos inano mo pinutok mo sa sink, 'di ba? Sabi ko, ganyan. Afternoon hindi ko ulit siya kinausap.
Hanggang sa tumagal na yung panahon, ganyan. Minsan nangangamoy siya, okay lang ako, ganyan. Sige, bye-bye, ganyan. Oh, sige, okay lang, kamusta ka naman, patingin ulit ako ng ganito mo, send ka ulit ng ganyan. Lagi niya akong pinipilit mag-send sa kanya ng kung ano-ano. Pagkatapos nun, nangyari na mayroong party, hindi ko alam kung si John ba ang may birthday nun. Si John may birthday nun eh. Kasi iba pa yung celebration niya sa Obli. So, parang anong nangyari? Nasa Oblivion kami ng family ko. Okay? Sa family ko, nasa kabilang side kami, pagpasok mo ng Obli, andun kami ng buong pamilya ko. Pamilya ko yung kasama ko. Nagulat ako, lahat ng mga famous, etc. biglang dumating. Dumaan sa harap namin ng pamilya ko. Pumunta ako doon, hindi dahil sa family shit ko. Ay, hindi, sandali, may nakalimutan ako. Wait lang. Bago nangyari na nalaman ko na may jowa si Gago, ito yung nangyari pala. Sorry, ibabalik ko lang kasi baka may makalimutan ako eh. Ulitin ko, nag-snapshot kami, hindi na kami nag-usap. Tapos, active pa rin kami sa GC. Tapos, nung active kami sa GC, nagsasabi yung iba na nasa Obli sila. Nasa Obli daw silang lahat. So ako naman, may pupuntahan dapat ako sa Enroute Timog. Ewan ko, Enroute, correct nyo ako, mga putang ina nyo. Diba, galit na galit kayo sa akin sa lahat ng pagkakamali ko. So, anong nangyari? Bago ako pumunta doon, sabi sa akin, daan ka muna dito. Hindi ko na alam kung sino nag-chat na mga yun kasi ang dami talaga namin sa GC. So, dumaan ako ng Obli. Pagkadaan ko ng Obli, andun silang lahat. Nagulat ako, nandun si Jones. Nagganoon lang kami. Sabi ko sa kanya, uy, ano mo? Ah, diba? Kasi may Snapchat kami. Alam namin yon. Tapos nalaman ko na, ay, tanginan to, ganyan. Kinukulit niya ako, lapit siya ng lapit. Ay, sabi ko sa niya, Brad, ba't parang tahimik mo naman? Yun yung may mga picture ako kay JC doon na nakakandung ako sa kanila, ganyan. Lahat ng famous nandun sa may bandang, sa may bandang taas. Tapos, nung time na yon, sarang may nagsabi sa akin na may jowa siya dyan, pero hindi ko pa rin nakikita, hindi ko alam kung sino or what. Tapos ang nangyari, parang kinukulit niya ako hanggang sa naglapag si Jay Isidro ng Hennessy. Basta pag gano'n yun alam ko Hennessy yun eh. Tapos ang nangyari, sabi niya, uy, inumin mo muna to bago ka umalis. Ngayon, sabi ko, ah, ganun ba? Inumin muna bago umalis? Ano ba yan? Sige na, Tony, misa ka lang pumunta dito. Eh, dumaan ako dun para lang makipagkulitan, pero pupunta ako sa girlfriend ko that time. Ma, ex-girlfriend actually. Dati po ako may girlfriend, ganyan, ex-girlfriend, ganyan. Para lang po alam nyo. Katotohanan na lang lahat ng sasabihin ko. Tapos, ang nangyari, nung pumunta po ako doon, sabi nila, sige, so nakipag-inuman ako, nakikipag-gulta na ako ganyan, uulitin ko po, naging careless po ako. Ang nangyari nun, nalalasing na ako. Tapos sabi ni J. Isidro, ano, aalis ka na? Sabi ko, nagmamadali na nga ako, inubos ko na yung bote. Sobrang gusto kong makisama, kasi nga, putang inay, mga kasama ko, ayoko magalit sa akin, na parang, kasi mga kaibigan ko sila, naniniwala ako, na friends ko kayo, kahit nandun si John, wala na akong tingsan niya, itang inan to, X to, ganyan, etc. Tapos, ang nangyari, naglapag siya, inubos ko na. Sabi ko, tangina, kailangan ko na umalis, kailangan ko na pumunta sa mga sa mga kaibigan ko. Ngayon, sabi niya, sige na, Tony, kinukulit ako ng iba. O, sabi pa ni JC doon, sige, maglalapag ako, pero iinom ka ulit. As ako, kami naman ni JC Dro, friends kami, pero noong time din hindi pa. Ngayon, sabi niya, sige, mag-inom ka muna dyan, ganyan. So, naglapag pa sila ng isa. Sabi nila, tangina, hindi ko yan bubuksan kasi mahal daw yung alak pag hindi ako uminom. Ako naman na naman si tanga. Ano ba yan? Sige na nga, pakisama, ganyan, etc. So, ang ginawa ko, sige na nga, umiinom. Inom ako ng inom para maubos ko yung pangalawang bote ng putang inang Hennessy na yan. So, ako, nagmamadali ako. Hanggang saan, napapansin ko, parang, uy, ako lang umiinom, ba't naman kayo ganyan? Diba? Tapos, sabi ko sa kanila, ba't naman ganyan? Hanggang sa, ang huli kong naalala, sobrang tawa na lang kami ng tawa, tas sobrang nalasing na ako. Na parang, di ko malang namalayan, yung katabi ko, parang nilalasing ako. Diba? So, anong nangyari? Ito, tawang katotohanan lang po. Katotohanan lang lahat ng sinasabi ko ngayon dito. Wala na akong paki kung anong sasabihin nyo. Lalasing ako noon, sobra. Tapos, nagising ako sa gilid ng Oblivion Bar, Timog, sa may bandang CR. Nakahiga ako. Andito po yung ulo ko, andyan yung pa ako. Nagising ako. Nandito si Pao Sepagan, nagulat ako. Tapos nandito si John, kaya po ako nagising. Kasi naramdaman ko po si John nung time na yun, na hinahawakan niya po yung pek-pek ko.
Tapos, o sige, syempre, tangina mo, pokpoka, Tony, diba? Sige, ginusto mo yan. Sorry po, sorry. So, nagising ako, nalasing ako, nagising ako na siya, hinahawakan niya ako. Tapos si Pao Sepagan, parang tinatakpan kami. Parang tinatakpan niya kami ni John. Ako, nalasing ako. Tapos si John, nandito sa gilid ko, nasa may bandang puwetan ko, ginaganon niya yung ano ko. Ngayon, siyempre, sobrang lasing ko. Ganun na lang ako sa kanya. Hanggang sa kailangan na daw namin umuwi. Pagka uwi namin, ang nangyari, nagwawala daw ako sa labas, hindi ko na maalala. Kasi sobrang langlango ako sa alak. Sobrang walwala ko na araw na yun. Uulitin ko po, wala po akong sinisisi. Nasabihin niyo na naman, kasalanan mo yan, Tony. Ganyan, ganyan, ganyan. Kasi kasalanan mo yun, bakit ka uminom? Ganyan, ganyan. Uulitin ko po, wala po akong mga ganong kaibigan, nabigla ako, parang kailangan ko makisama kasi pag di ko daw ito ininom, wala na daw silang alak, ganyan-ganyan, misa lang daw ako magpunta. So ako, nung time na yon, nung hinawakan niya ako, nagising ako, hanggang sa nakatulog ako ulit. Basta naramdaman ko hinawakan ako, nakatulog ako ulit. Tapos natatandaan ko, nakipagkalmutan daw ako sa sasakyan kay Abby. Ibang Abby po to, ah. Hindi yung may scandal shit. Yung ibang Abby na Giovanni Francis, andun si Francis, si John, tapos may si Pao Sepagan nandoon, magkakasama kami sa sasakyan, hanggang sa hinatid ako pa uwi, yun po yung natatandaan ko. Yun lang po yung natatandaan ko, ang dami pa nilang kinukwento sa akin na nakipag-away daw ako sa magtataho, ganyan, hindi ko na po alam, basta inabot po kami na umaga. So, dun po nagsimula lahat yun. After nun, syempre, nagkaroon ako ng pagising ko, putang ina, tanga ko, nilasing ako, tang ina, ano ako, tang ina, na ganun ako, pero wala pong nangyari nun. Kasi ano nangyari? Alam nyo yan. Alam nyo yan, nilasing nyo ako. Alam na alam nyo yan. Tapos, pero kasalanan ko pa rin yun. Sige, bigay nyo pa rin sa akin yung blame. Kasi pwedeng tangina mo, malandi ka, diba? O ayan, tangina mo, sige. Sige, tangina mo, ayan, nagpakainom ka, ganyan, hindi mo kasi kinikilala yung mga kasama mo, uulitin ko, oo, pagkakamali ko yun, kasi hindi ko kinikilala kung sino man nakakasama ko, kasi hindi naman ako sanay sa ganung buhay, sanay ako, simple lang ako, ganito, nag-viral lang ako, ah, okay, ganito pala yung mundo nyo, mga putang ina nyo. So, eto na, so parang ako, sikamot ako, ah, putang ina, ganun nangyari sa akin, tangina, very wrong. Hanggang sa eto na, yung kinukwento ko kanina, hindi na ako nagparamdam, wala lang chat, wala lang ganun, dumating na ng point sa Obli. Na nasa Obli na, andito kami ng family ko, yung kinukwento ko kanina, ito na yung kasunod. Andito kami ng family ko, dumaan silang lahat, mga tatanda ko na doon, si Anthony, sila Jamie, may picture kami, sila siyempre, J. Isidro, John Jelay, ganyan, partner sila, ganyan, tapos dumaan. Pagkadaan nila, napatingin ako, kasi kasama ko yung family ko sa Oblivion Bar. No, kasama ko yung family ko sa Oblivion Bar. Nagiinom kami, nag-enjoy kami. Si Jay, tawag ng tawag sa akin si Jay. Tony, pakilala kita. Sige, mamaya lang, ganyan. Ako naman, si parang, okay, wala lang sa akin. Kasi antagal naman na yun eh. Parang ganun. Tapos biglang, tawag ka, sige na. So, lumapit ako. Pinakilala ako sa kanila. Na parang, si Tony, ito si ganito, sige, hello po, sabi ko sa kanila. Tapos after, nung bumalik ulit ako sa family ko, nag-e-enjoy ako ng sobra. Nag-e-enjoy ako ng sobra. Tapos, tawagin ulit ako, may nag-picture-picture kami. Popost ko po mamaya yung picture namin, nasa Oblivion Bar. Hanggang sa maya-maya, pag-check ko ng phone ko, may message sa akin si John. This time, hindi na po sa Snapchat. Sa Viber. Kasi kinuha niya rin yung number ko na sa Snapchat dati. Ngayon sabi niya sa akin, sorry ha, dinala ko siya dito. Sabi ko, ha? Sabi ko, ano ka ba? Siyempre, shota mo yan, dadali mo yan dyan, di ba? Okay lang yun, ano ka ba? Wala na yun. Kahit parang pakiramdam ko na putang ina ako dati, wala na yun, Brad. Siyempre, pride ko na lang ng tang ina, di ba? First time nangyari yung ganun, parang, di ba? Tapos, ang nangyari, sorry ha, kung marami akong mura. Sobra kasing halos tatlong taon eh. Tatlong taon, halos. Tapos, ang nangyari, Nandun na po, sabi niya, ano ka ba, ganyan, wala yan, ganyan. Hanggang sa lumalapit ako, nag-try akong makipag-friends. Nakipag-try akong makipag-kaibigan sa lahat. Even kay Jelay, kasi parang, ay, tangina, ikaw pala yung shota, may shota pala, okay, ganyan, etc. So parang ako, sige, wala na yun, ganyan, parang,
nagkamali ako nung parang gusto kong maganto. Sabi ko kay John, nang message siya nang sorry, dinala ko si Jelay. Sabi ko, siyempre, shota mo. Ano ka ba? Tapos pag kinausap ko siya, tapos nag-message ulit ako kay John. Sabi ko, alam mo, ang bait-bait ng shota mo. Kung ganyan, tigilan mo na nga yung kakakulit mo sa akin. Sabi ko, tigilan mo na yung kakakulit mo sa akin, John. Hanggang sa okay na. Nawala na lahat ulit, ganyan. Hanggang sa lagi kami nasa Obli, lagi na nandun si John. Hanggang sa dumating sa point na nag-open up siya sa amin. Hindi lang sa amin, pati sa akin. Hanggang sa, siyempre, hindi ko na makilala yung babae, pero nakita ko. Nakita ko siya, nakausap ko siya ng konti. Sinabi niya sa akin na, hindi gagano niya yung boobs ko. Sabi niya, ang laki niya man, ganyan, ganyan. Sabi niya, ang ganda mo, pinapanood ko yung live mo. Sabi niya, hindi ko makalimutan yun. Tapos after no, nag-open na, lagi na namin nakakasama si John, ayan na. Dito na nagsimula. Sabi niya na, ayaw na daw niya kay Jelay. Napipilitan na lang daw siya. Lahat ng videos nyo, bayad. Lahat ng post nyo, bayad. Lahat ng mga video nyo, mga ginagawa nyong propaganda sa Facebook, lahat bayad. Sa bibig mo nang galing yan dyan, ha? Hindi sa akin. Kaya sabi mo, lahat yun scripted. Sa bibig mo yan ang galing John Gutierrez. Alam na alam mo yan. So ako naman, parang, uy, naaawa naman ako sa taong to kasi lahat naaawa sa kanya. Eh. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya noon, parang lagi daw siya nasasakal, hindi siya pinapayagan lumabas. Pagpupunta siya sa mga kaibigan niya, nasa kotse lang daw yung girlfriend niya. Never siyang sinuportahan sa pagra-rap niya, sa XB shit, ganyan. Never nandyan para sa kanya. Tapos lagi daw siyang binubugbog. So parang ako, lahat kami, siyempre down yung tao, nandyan kami para sa kanya. Nandyan kami para sa kanya. Lagi kami magkakasama. Kasi yun nga yung panahon na akala ko, lahat ng kasama ko, kaibigan ko eh, diba? Tapos ang nangyari, hanggang sa aaminin ko guys, yung time na yon siguro mali ako dun eh, na parang hindi ko nga alam kung ano eh. Mag-comfort ako ng taong galing sa break up. Nag-break po sila. Ngayon sabi ko, kung nag-break kayo dyan, bakit kayo pa rin sa Facebook? Ngayon sabi niya, kasi nga, bayad kami as kami. Bayad kami na as a couple kami, na hindi kami pwede yung ako lang model lang gato, siya lang ganyan. Lagi kaming as kami. Pag yung trabaho, dalawa kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ah, ganun ba? Eh, pag pinost namin na hindi na kami, umawala kami ng trabaho, ganyan, ganyan, ganyan. So, sabi ko, oh, wait, pati hindi ka nalang magsulo. Ina-advise namin siya hanggang sa dumating na sa point na magkakasama kami, aaminin ko po, lagi pong lumalapit sa akin si John. Lagi niya pong pinipilit yung sarili niya at tutuwa siya sa akin. Pares kami ng gusto ng music, pares kami nagkakasundo, good vibes lang, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hanggang sa, kahit ako parang paano, ay, bait naman pala nito, ay, nakakatuwa tong taong to. Ay, parang nagsasabi naman siya ng totoo. So, parang ako, naniniwala ako sa kanya. Ang ginawa ko, parang, oh, okay, sige. Hanggang sa, umalis siya, may dala siyang maleta, wala daw siyang pupuntahan. Eh, noong time na yon sa akin natutulog, sa akin umuwi-uwi minsan si Jamie at saka si Anthony Lidones, kasi nga, tiga Cavite sila, eh, ang Oblivion, malapit lang po sa bahay namin, which is sa bandang Philinvest. Tapos, ang nangyari, dun siya natutulog, dun po nagsimula, na parang, lagi siyang makulit sa akin, lagi siyang mabait sa akin, lagi siyang ganito, ako naman si Gaga, naniniwala ako, putang ina, single ka ba, ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, alam ko single ka eh. Alam ko na wala akong tinatapakang tao. So, ang ginawa ko, na-entertain ko siya, nagkaroon po ako ng feeling sa tao, na-attach po ako sa tao, naawa ako sa tao, na ang bait-bait naman pala, tapos lagi kang pinapalayas, lagi kang binubugbog, lagi kang sinasakal. Kasi doon po ako naniwala. Kasi yun po yung pinaniwala niya sa akin. Hanggang sa lumalim na, masaya kami, tumira siya sa akin ng halos isang buwan. Tumira siya sa akin ng halos isang buwan. Ako po lahat, kotse ko, ganyan, etc. Hanggang sa, nag-birthday pa siya noon. Nag-birthday siya sa Oblivion. Ang alam ko po, wala lang sila. Ang sabi lang niya sa akin, firm siya doon na hindi sila pwedeng mag-break sa Facebook kasi bayad silang ganun sila. Yun yung tandem shit nila. Hanggang saan nangyari? Lumalim na. Aaminin ko, minahal ko po yung tao kasi ganito naman siya. Parang ganyan naman. Mali lang siguro yung pagkakakilala ko ng una. Wala siyang tatakbuhan.
Kasi nakatira daw siya sa condo nila, Jelay. Pero siya daw nagbabayad doon, siya rin nagbabayad sa sasakyan. So parang, kaya daw naghahabol. Sabi ko, bakit tawag pa rin ang tawag sa'yo yung ex mo? Sabi niya sa akin, kasi naghahabol. Kasi ako nagbabayad ng condo, ako nagbabayad ng ganito, ako nagaganyan. Sabi ko, o paano yan? Wala daw siyang, kaya siya tumira sa akin. Kasi wala daw siyang pupuntahan. Kasi wala siyang pupuntahan dito sa Pilipinas. Yun ang sabi niya sa akin. Dun po nagsimula, naging okay kami, sobrang masaya kami, ganyan, akala ko wala na, ganyan. Hanggang sa one day, may nangyari pa po na birthday po ni John Gutierrez, andun po lahat, XB lahat. Tapos, yung nangyari, nung nandun kami sa birthday bash niya sa Oblivion, sabi ko, ganun ba? O sige, so hindi pala natin po pwedeng ipakita na nagkakasama tayong dalawa. Kahit ang unofficial niya, he made sure na mahal niya ako. Sinabi mo yan, John. Sinabi niya na mahal niya ako, na ako yung babaeng gusto niya. At ako lang daw ang babaeng nakakaintindi sa kanya. So, ang nangyari, nung nasa Oblivion na kami, tumabi sa akin si Jack Lord. Barkada din po namin yung kasama din po namin yun sa ano namin. So nung katabi sa akin si Jack Lord, sabi ko, okay, so hindi pa natin pwede pakita. O sige, iwas muna ako sa'yo. So tabi ako kay Jack Lord, ganyan. Nakikipag-inuman si John sa XB kasi hindi pa siya XB nun. Nung katabi ko na nun si Jack Lord, biglang ito si John, lumapit. Tapos ang ginawa niya, halika nga dito. Tapos tinatak niya ako, tinulak niya ako sa pader. Pagdas niya ako itulak sa pader, sinabihan niya akong pok-pok ka. Sabi ko, bakit ako pok-pok? Sabi ko, anong, alam mo kung anong trabaho ko? Nagsasayaw ako, nagtutwerk ako, o sige, nakapanty ako. Ako lang ba? Pag ganun ba, pok-pok na? Tapos sabi niya, hindi, tangina, lumalandi ka nun sa Jack Lord. Sabi ko, alam mo, lasing ka lang. Lasing ka lang. Tinulak mo ako, diba, sa pader? Sabi ko, lasing ka lang. Pagkatapos kong sabihin sa'yo na lasing ka lang, tinitignan ka lahat ng tao, anong ginawa mo? Hinalikan mo ako, diba? Sabi mo, mahal mo ako, nagsiselos ka lang. Tapos tumakbo ka, sasapakin mo si Jack Lord. Ngayon si Jack Lord, biglang-bigla sa'yo, ba't mo ako sasapakin, John Gutierrez, diba? Tapos ang nangyari, sabi niya, wala kasi siyang alam na may something, kasi ang pinupost niyo, magjowa kayo. Pero clear mo sa akin na break na kayo at kumuha pa tayo ng gamit sa condo nyo, ako, diba, ako nag-ayos ng gamit mo, lahat. Tapos, ang nangyari, nasa bahay ka na, ganyan, ganito, hanggang sa nag-post na yung girlfriend mo na ahas ako, na, I mean, hindi siya nag-name drop, pero ayan na, ahas ako, ganyan, lumabas na yung mga picture, ganyan, naiipit ka na, ganyan, ganyan. Hanggang sa lagi tayo magkasama, lagi kong kinakausap si Anthony Lodones nun na parang, tol, ano bang gagawin ko? Kasi ganyan, ganyan. Gumating na sa point na sinabi sa akin ni Anthony na, Tony, hayaan mo na si John. Hayaan mo siya. Tulungan mo siya na mag-grow. Kasi baka naguguluhan lang yan. Kasi ganyan. Na hindi ko alam. Na hindi nila alam. Ito ulitin ko. Hindi nila alam na hindi ko alam na break na. Ang alam ko kasi break na sila. Yung mga kasama kong iba, ang alam, cool off lang sila. Nag-break lang sila sandali. Ganyan, ganyan, etc. So, anong nangyari? Sabi ko, ganun ba? Ganyan. So, nalaman ko na, ay putang ina. Sila pa pala ata. Hindi naman magwawala yung babae kundi kung break na sila, eh, 'di ba? So ano nangyari nung nalaman ko na ganun, umuwi kami sa bahay. Sabi ko, John, tama ang sinabi ni Anthony, dapat nakikinig ako sa kanila. Sabi niya, laging ikaw ay para sa kanya, siya ay para sa iyo. Hindi mo ako po pwedeng iano diyan kasi magulo pa eh, nagwawala sa Facebook eh, marami na sinasabi sa akin yung tao. Ngayon, sabi niya sa akin, huwag ka nakikinig doon. Ganyan ganyan, may sarili tayong usapan, mahal kita, Tony, ganyan ganyan, paglalaban kita, puta, hindi na. Pero bago pa pala mangyari, ito ah, papatsipatsin ko. Bago pala nangyari yung pinaka-final na yon, sinamahan pa kita John sa XB. Kasi sabi mo, hindi ka sinusuportahan ng ex-girlfriend mo sa pag-rap mo, ganyan. Kaya ako sinamahan kita, di ba? Ano pang sabi mo sa akin? Alam mo yan, Mark. Alam mo yan, Flo G. Sinamahan ko siya, nagulat kayo. Ba't kasama mo si Tony Fowler? Kasi ang alam ko, hiwalay na sila. Paano di ako maniniwala? Ito, sa akin ka nakatira. Di ba? Sa akin ka sa baluta ka ng mga putang inang gamit mo. Tapos eto na. Andyan ako. Sabi niya, sabi pa sa akin ni John ganito. Nasa XB kami ah. Ginilig niya yung upuan. Upo ka dyan, Tony. Sabi ko, bakit? Kasi lagi mo akong sinusuportahan. Thankful ako sa'yo. Susulat akong kanta. Ito para sa'yo to.
Kaya kung maririnig nyo po, yung, di ako nagpa-promote ah, puro katotohanan lang, kung maririnig nyo po, yung Come With Me, yung po yung araw na yun, way back 2016 pa, sinulat po nila yon, sinulat yun ni John para sa akin. Sabi niya, ewan ko na kung anong totoo, sabi niya sa akin, umupo ka dyan, isusulat ko to para sa'yo. So sinulat niya yung Come With Me, na merong halo ng lyrics ng, I just wanna get to know ya. Hindi ko na alam, hindi ko na alam kung anong title nun, basta yun yung kantang yun. Tapos hanggang sa nangyari, ito na, pinagsabihan ako ni Anthony hanggang sa nag-usap kami. Sabi ko, John, tama na kasi kailangan mo ayusin to. Umuwi ka na kay Jelay. Ako nagpilit. Ngayon, ang ginawa niya, dahil pinilit kita, sinabi ko sa'yo na umuwi ka na, ang ginawa mo, tinawagan mo yung girlfriend mo. Na ang akala ko nga ex mo. Nung tinawagan mo yon, sabi mo, umiiyak si Jelay. Habang umiiyak si Jelay, umiiyak ako. Kasi sabi pa nun ni Jelay, di ko makakalimutan. Hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain, hindi ko na alam gagawin ko. Habang umiiyak siya, umiiyak ako. Walang kaplastikan, putang ina. Umiiyak ako nun kasi titignan ko siya sa isip-isip, putang ina, sinungaling mo. Nakakasakit ka pala ng iba, parang... Ako din parang nakasakit din pala ako ng iba nang wala akong alam, tang ina, nagsasuffer pala yung babae tas ganyan, 'di ba? Tas parang nakaganoon ako, hindi na ako nakakapagsalita. Iyak na lang ako ng iyak. Basta hanggang sa namatay yung phone, hanggang sa umiiyak ka na rin John sa kwarto ko noon, tas pumunta ka sa harap ko, lumuhod ka. Ayun sabi mo sa akin. Sorry, sorry Tony kung nadamay ka sa nangyari. Sorry kung nadamay ka na nasisira ngayon ng pangalan mo dahil sa akin, pasensya ka na kung nadamay ka pa dito, ganyan. Wala tayong naging explanation na talagang kayo. Wala kang naging explanation. Ang sinabi mo lang sa akin ng huli ganito, Tony, hindi kasi kayang tanggapin ng mga tao na wala lang kami. Ngayon, hindi ko naman po pwedeng ilabas na may tayo. Siyempre, ang pangit naman nun, paano yun? Sabi ko, hindi rin ako nun pwede kasi our busy babe ako eh. Hindi nga to alam ng manager ko eh. Kasi bawal talaga sa amin na mag-boyfriend. Ngayon, sabi mo sa akin, ayusin ko lang, makikipaghiwalay ako na maayos, babalik ako sa'yo. Sabi niya, ikaw talaga yung mahal ko. Sabi mo yan, di ba? Di ba? Ito yung kinukwento ko po, hindi pa po sila kasal nito, 2016 pa po to. Okay? So, no time na yon, sabi mo, umiiyak ako, sabi ko sa'yo, sige John, okay lang, umuwi ka na. Sabi ko, umuwi ka na sa kanya, kasi baka maayos nyo pa yan, baka nabibigla lang tayo, kasi ano eh, tawag dito, maling ganun, hindi ko na sinabi na, tangina mo, sinungaling ka, wala, nanghina na yung loob ko. Tapos, nung nangyari yon, ang ginawa mo, sabi mo sa'yo, hindi mo ba ako hatid sa baba? Sabi ko, ayaw ko makita ako mali, sige na, kaya mo na yan. Tinatak mo lahat ng maleta mo, pumunta ka dyan, okay na. Okay na, di ba? Umiwas ako sa'yo. Todo iwas ako sa'yo, pero inaamin ko, noong mga panahon na yon, na-depress ako kasi kung ano-ano sinasabi ng mga tao, tao lang po ako, nasasaktan din ako sa mga sinasabi nyo. So, ano nangyari nun? Papakatatag lang ako, sige lang, tangin na, bash nila ako. Pero, may one thing kang sinabi sa akin bago ka umalis, John Gutierrez. Sabi mo sa akin, Tony, may pag-usap ako sa'yo, huwag mo ilalaglag, huwag ka magsasalita, pangako mo sa akin yun. Sabi ko sa'yo, pangako. Sabi ko sa'yo nun, pangako, hindi kita ilalaglag, hindi ako magkukwento, wala kang maririnig sa akin. Kaya halos 3 taon po akong nanahimik. Kasi putang ina, nangako ako sa'yo na hindi ako magsasalita, na hindi ako, wala. Wala akong kukwento, kahit ako, na mali ako, o mali ka, o sino mang mali, wala. Basta ang alam ko nun, sabi mo nun, huwag kitang ilalaglag. Tapos sabi ko, sige, hindi kita ilalaglag, pangako yan. Sabi kong ganun. Tapos umalis ka, yak lang ako, hindi ako makain, hindi ako maganto, eto na. Dumating na yung araw na nagpatato ka. Patato ka ng mukha ng girlfriend mo. Pinapost mo sa Facebook. Tapos sabi ko, wow, ayos yan ah. Kasi nag-message ka pa rin sa akin eh, babalik ako, please, ganyan, mahal kita, ikaw talaga yung mahal ko, etc. Sabi ko sa'yo, Aysan ah, sabi kong gano'n, Aysan, kasi may nag-send eh. Sabi ko sa kanya, Aysan ah. Sabi niya sa akin, hindi, kasi alam mo naman, di ba, sa Facebook, kailangan ganyan. Sabi ko, John, tagilan mo na ako, bullshit na to. Oo, aminin ko sa'yo, may part na, nung sinabi mo na babalik ka doon sa, ang alam kong ex-girlfriend mo, medyo umasa ako na, ayusin nyo lang para, bibigyan sabi mo sa akin, bigyan kita ng 1 month. Antayin kita ng 1 month, aayusin mo, makikipaghiwalay ka ng maayos.
Tapos ang ginawa mo, nagpatattoo ka, nagpapakita kayo na may flowers kayo, ganyan, etc. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam kung sinong paniniwala ako noong time na yun. Tapos ang nangyari, 'di ba, nag-ano kayo, napo-post kayo, nililigaw mo siya ulit ganyan. Habang nililigawan mo siya ulit at pino-post mo siya na ito yung babaeng dapat pakasalan, 'di ba nagmamakaawa ka, antayin kita. Wala iba sinabi kundi mahal mo ko. Ako naman, medyo parang mahal mo ba? Ano ba talaga? Kasi Tony, work lang kasi to, ganyan, 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 ganyan. So ako parang medyo bobo ka doon, Tony, 'di ba? Medyo naniniwala din talaga ako. Umasa din ako kasi nakilala kita eh. Nakasama ka sa isang bubong kahit sandali lang yun. Hindi ako. Tapos, anong nangyari nun? May mga araw na halos araw-araw akong lasing sa obli. Dinamay na buong pamilya ko. Lahat dinamay nyo. Lahat nilait nyo. Doon ko naisip, baka wala talaga akong kwentang tao. Baka totoo yung sinasabi ng iba. Oo, naapektuhan ako. Naapektuhan ako, dumating ko sa point na tatlong araw akong di talaga kumain. Tas putang ina, nakatulala na lang ako. Ang time na yun, yosi ako ng yosi. Tapos yung time na yun, tang ina, binura mo pa ako nun sa Viber. Ano-ano sinasabi mo sa akin, bastos. Tapos ang ginawa ko, sobrang depressed. Gusto ko na lang magpamatay. Sorry ah, puta, hindi ako nagpapaawa, nadadala lang talaga ako kasi kailangan kong balikan kung gano'n yung kasakit. Tas putang ina, tinry kong patayin na lang yung sarili ko, pinag-aalam pang kilay, puta, puna yung pinag-aagano ko mag-isa kasi bagong lipat kami, diba? Ikaw pa nga tumulong sa amin na maglipat kami ng pamilya ko, ng bahay. Kaya tayo yung dalawa lang nandun. Nung araw na yun, nababaliw ako, 3 days, may kotse ako sa bahay, hindi ako marunong mag-drive. Nakatunga nga lang ako. Tapos yung time na yun, tahimik lang ako, walang tao sa bahay, may dengue ate ko, may dengue din yung pinsa ko dahil sa putang inang paglilipat. Tapos tahimik lang ako. Tapos ikaw, habang ikaw, pinapaikot mo ako na mahal mo ako, pinapakita mo sa Facebook na iba yung mahal mo. Sabi ko pa nun sa'yo, ba't naman ganun? Nag-status ka lang, I'm sorry, Jelay. Paano naman ako? Hindi ka man lang ba magsisorry sa akin sa lahat ng mga tinatanggap ko ngayon? Sabi ko, John, nangako ako sa'yo na hindi ako magsasalita. Pero ba't naman ganun? Parang pinatunayan mong totoo yung bintang sa'kin, nakabit ako. Hanggang sa gusto ko nalang mamatay. Parang lahat ng tao galit sa'kin, pupunta ako ng mall. After nun, parang ikaw yung kabit, ganyan, etc. Sorry, nabubulol ako ah. Tapos, anong nangyari nun, depressed ako. Hanggang sa siyempre, kailangan pa rin magtrabaho, kailangan pa rin ganito, kailangan pa rin pumunta, yung mga kaibigan ko, nilalabas ako, inom ako, matutulog ako, ganun. At habang nag-iinom ako nun, one time nagpatatuka ulit, di ba? Nananahimik ako, medyo nagiging okay ako. Mga 1 week na yun, medyo parang kahit pa paano, nakaka-recover ako. Bigla kang susulpot sa obli. May tattoo ka na ng Jelay, di ba? Bigla kang susulpot sa obli, di ba, John? Susulpot ka sa obli, tapos sasabihin mo na, namimiss mo ako na ganyan, ganito, gusto mo akong makita. Ganyan. Sabi ko, ano pa? Para sampat ang ina mo. Alam mo, bastos na ako sa'yo nun eh. Kasi, ang ina mo eh, di ba? Kasi nangyari, hinatid mo pa ako nun sa bahay. Sama nyo sila Rich, sila Jaila. O tayo mag-anuan. Sama nyo siya nun eh. Di ko alam kung sino iba mo kasama yung mga nagtatoo ata sa'yo. Dalawang beses mo akong pinuntahan sa Obli. Yung isa, may Starbucks malapit dun. Nananahimik na yun eh. Basta post na kayo ng post na kayo na ulit. So punta ka, sabi ko, ba't ka nandito? Ganyan. Pero medyo fresh pa nun, mga 2 weeks, 3 weeks pa lang na. Parang nanlinegotiate ka. Sabi mo, wala lang suot ang mga. Tapos iyak ako nang iyak sa'yo. Sabi ko, John, di ko na alam. Sabi ko, saan pa ba ako kakapit? Tapos sabi mo sa'kin, kumapit ako sa'yo. Sabi mo, maniwala ako sa'yo sa lahat ng sinasabi mo kasi yun yung totoo. Ako naman si Gaga. Sige, ano yung mahal mo ko, diba? Sige. Kahit, diba, nilalabas nyo lang yun sa Facebook kasi trabaho nyo yun, diba? Sige. So, pinunta mo ulit ako. Yun nga yung sa Obli. Yung hinatid nyo ako nila Jaila at saka ni Reed. Sabi nyo, sabi ko gano'n, lasing na lasing ako kasi gata ko sa'yo, pinagmumura kita, binato kita ng cellphone, sabi ko, tang ina mo, sabi ko sa kanya, sobra lang, ba't ka nandito, ganyan, etc.
sobrang nagulat kasi yung t-shirt ako, wasted ako, ganyan. Tapos yung lasing ako, hinatid mo ako sa bahay, tapos hinatak kita. Pagkahatak ko sa'yo dito, meron kang necklace na gold, tapos inahatak ko, sabi mo, ano ba masisira? Sabi ko, putakin na mo, hindi ka alis. Sabi ko, takin na, puro ka nakasinungalingan. Sabi ko sa'yo, diba? Tapos, hanggang sa umalis ka na, ganyan, hanggang sa tuloy ka pa rin, chat ka pa rin ng chat, may mga araw pang bastos kay. Naka-move on na ako, bigla ka na lang magsisend ng titi mo, diba? Salamat ka, hindi ko, para ilabas. Hindi. Hanggang sa okay na, ganyan, minimessage mo pa rin ako, papost na kayo, okay na kayo, sobrang perfect na, ganyan, okay na. Hanggang sa... Pero bago pa maging totally okay, yung sinasabi mong nililigawan mo ba siya, eto pala, hindi ko makakalimutan. Sinundo kita sa Pasig, sa Villa Verde. Kasi sabi mo, Tony, hindi ko na kaya. Please, parang wala na kasi talaga akong kaibigan. Sinasakan na naman ako ni Jelay. Nandito na naman ako. Kulong na naman ako. Sabi mong ganon. Sabi ko, oh, ba't sa akin ka na naman lumalapit? Sabi ko, tama na. Ano na tingin sa akin ng tao? Sabi niya, Tony, tulungan mo ako, please. Hindi ko na alam yung gagawin ko. So ako naman, ano naman ba yun? Diba, ganyan? Kasi sabi, umiiyak ka na, sabi mo, tangin na, sunod-sunod ay message mo. Asan ka ba? Hindi naman ako sa'yo, eh. Magpapahatid lang ako sa Valenzuela. So ako naman, kasama ko si Papi, kasama ko yung DJ ko, yung pinsa ko si Harvey. Pumunta kami sa Pasig, Villa Verde. Hindi ko alam kung sino may-ari ng bahay na yon. Tapos, sinundo kita para ihatid sa Valenzuela. Sa bahay mo sa lola mo, hindi ko alam kung saang side. Tapos, nung hinatid kita, sabi mo sa akin, salamat ha. Alam mo kahit anong mangyari, kahit ganito ako sa'yo. Ikaw pa din yung naaasahan ko. Sabi mo yan sa akin. Sa ako parang, okay, wala ka lang kaibigan eh, di ba? Nilalaka na nga sa bahay. O sige, ganyan. Kasi nga naniniwala pa din ako sa'yo. Sa lahat ng kasinungalingan mo. Tapos ang nangyari nun, hinatid kita. Tapos nagkaroon pa ng one time na pinapunta mo ulit ako doon sa Valenzuela. Nakausap ko pa nga yung tita mo, di ba? Inausap nila ako, humingi ako ng pasensya sa kanila. Sabi ko, wala pong ganito. Sinasabi ko yung totoo na, hindi po ako naging kabit, hindi po, wala po akong alam na ganun po ba yung nangyari. Kasi nagsinungaling ka sa akin, di ba? Tapos ang nangyari nun, okay na, lahat kanya hanggang sa may nalaman ka, may naliligaw sa akin. Dami kong screenshot dyan, John. Ang dami kong screenshot, kinukulit mo pa rin ako. Nagpo-post na kayo na okay na kayo, nagpo-post na kayo ng ganyan-ganyan, sabi ko pa kanin sa'yo. Bakit ganun? Sabi ko, ano naman yun? Ba't pa ang kulit mo? Ganyan-ganyan-ganyan. Sabi niya, alam mo naman, sa'yo lang ako, ganyan-ganyan eh. Antayin mo ako, sige na, please, ganyan-ganyan. Ano, sinagot mo na ba yung manliligaw mo? Ano ba, kayo na ba ni Jack Lord? Wag mo galawin si Jack Lord, babalik ako, ganyan. Hanggang sa dumating na usap ko, sobrang ayaw na kitang makausap. Palit ako ng number. Sobrang kinat kita sa system ko. Lahat ng kaibigan mo na pwede kong madin maging kaibigan, iniwasan ko. Iniwasan ko sila, Anthony. Alam niyo yan, tol. Pasensya na. Iniwasan ko lahat ng connection sa'yo. Ang huli ko lang sinabi sa'yo, salamat ha, iniwan mo ko hanging, di ba? Lumapit ka sa akin, kailangan mo ng tulong, nandito ako para sa'yo, iniwan mo ko hanging ako sa sitwasyon. Sige, okay lang, sige na, ako na ganito, ako na ganyan. Sino ba naman ako para paniwalaan, di ba? Ano bang imahe ko sa Facebook? Mga picture ako, nakaganyan ako, laging labas yung cleavage ko, o sige, ganyan, napakadaling, sino maniniwala sa akin? Sino? Sorry guys ha, sobrang wala lang talaga akong tulog, sobrang tangina. So eto na, yun nangyari noong 2016 at pagkatapos po noon, wala na po kami naging contact. Then umiwas po ako sa lahat, binalit ako po yung number ko, nagpalit na din ako ng phone, wala lahat. So doon po siya natapos. Ngayon pupunta po ako sa binibintang sa akin ngayong 2019. Ready na po ba kayo? 2019. Ulitin ko po ha, yung kinuwento ko po kanina, sila yon. Okay na. Wait lang. Bago ko pumunta sa 2019, may nangyari pala lang 2017. Itong couple nyo, so naging kayo na talaga ulit, di ba? Gusto ko lang iklaro, sa lahat ng mga taong nandun, sana magsalita kayo.
yung nilabas nyo sa magpakailanman, na storya nyo, putang ina, umalis ako ng bahay ng Tony Fowler, umuwi akong, ang pangalan ko, Chris. Chris, what's up, Chris? Anong puta lang, Chris? What the fuck? Sinong Chris? Ganyan nangyari. Pagtingin ko sa Facebook, ang daming comments. Sabi ko, putang ina, ano itong mga to? Anong kinocomment nila? Ganyan. Sabi ko, ano nangyayari? Tapos, ano nangyari? Yung kwento nyo sa magpakailanman, yung girlfriend mo, nakatulog. Tapos, ako yung gusto magpakilala. Tapos, sinayawan kita. Fuck. Kailan nangyari yun? Paano nangyari yun? Ang daming tao dun. Magsalita kayo, putang ina, walang ganong nangyari. Napakagaling, isang taon na nga, ginagamit nyo pa rin ako. Ginamit nyo pa rin yung story na yun at sobrang kasinungalingan. Doon ako, nanahimik pa rin ako. Okay, shit, binubuhay nila yung issue nila. Hindi ko daw yung lalaki, nakakala mo sobrang gwapo. Nakakalang, okay, nalaman ko may ano ka na. Nalaman ko lang na may shota ka. Parang, ah, okay, so, ano ba talaga, naniwala pa ako sa'yo ng konti. Pero nung, eto na, talagang, ah, okay, talagang gago ka. Umiiwas ako sa'yo. Sorry, asisipod ako. Umiiwas ako sa'yo. Okay na. Tapos putang ina, puposis, ipapalabas sa TV, sinayawan kita? Bakit kita sasayawan? Gago ka ba? Tapos, eto na, putang ina, malulobat na ako. Natapusin ko na to. So, wala pong nangyaring ganon, yung nilabas nila sa magpakailan ng bullshit. Kanina, nag-message ako sa Oblivion, kahit nagsarado na nung isang araw, pwede po bang makuha yung CCTV kahit ano, way back ng 2016? Kasi walang ganon. Ngayon, eto na, tapos na yung 2016, balik po tayo ngayon sa ngayon. Punta po tayo sa ngayon na binibintang po sa akin ngayon ng mga tao. Number one, yes, retokada po ako. Proud ako dyan at wala kayong pake. Pangalawa, ito yun eh. Gustong-gusto mo to eh. Gustong-gusto nyo itong mabanggit. Sobrang tagal na nagpapapansin sa akin na to. Siga, hombre, makagago. Diba yung mga iba dyan, puta, walang name drop, puro parinigan lang. Ako, putang ina, name drop na ako ngayon. Anong nangyari? Nagpo-post ka, sinasabi mo, anong sa akin? May hotel? May coach, nasa loob kami ng kotse, kung anong ginawa namin, eto yung katotohanan. February 2019, ganito po yung nangyari. Message ako kay Mark. Mark Maglasang ng XB. Sabi ko sa kanya, Mark, may pera ka ba dyan? Mark, pag nangutang ba ako sa'yo, papautangin mo ko. Tapos sabi niya, Tol, magkano ba? Pagkaya ko, sige. Ngayon, sabi ko sa kanya, Tol, 50K, babayaran ko din. Tapos sabi niya, Tol, wala akong mapapahiram sa 50K. Ngayon, sabi niyang ganun. Ngayon, itong 20K, kaya kitang bigyan ng 20K, pero huwag mo nang bayaran. Sabi ko, Tol, ano ka ba? Mababayaran ko yan. Kailangan ko lang kasi mababayaran ako eh. Eh di okay na. Sabi niya, Tol, sige, sa Wednesday, ganyan. O sige, sa Wednesday, ganyan. So, eto na, Tol, sabi ko, anong oras ka punta? Mga 8 or 10 p.m. Sabi ko, sige, so antayin kita, Tol, sa bahay lang naman ako, kape tayo, tulad ng dati. Kasi gano'n kami ni Mark eh, we're friends. Tapos, anong nangyari? Mark Maglasang, alam mo to, alam mo yung katotohanan, alam mo lahat. Ang nangyari, sabi ko sa kanya, Tol, sige, Tol, sino kasama mo dyan sa inyo? Sabi niya, wala, ganyan. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi niya, kasi kasama ko yung tropa ko. Sabi ko, okay lang naman yun. Sabi ko, gano'n sa kasama ko sa bahay, ayoko mag-name drop mo na lang ibang bagay. Pero sabi ko, Tol, okay lang yun. Sige, ganyan. So sabi niya, Tol, wait lang kasi may emergency, gagawa kami ng jingle. Kasi parang tatakbong ewan ko kung senator or what. Sabi ko, okay, sige, Tol, antayin kita. So dumating ka madaling araw, hindi ko alam kung anong oras pa yun, kakalkaling ko pa yun, kung anong oras na tayo nag-usap nun, hanggang sa dumating ka na. Ngayon, andito yung kotse, andito yung bahay, dumating ako. Tapos pasakay ako sa'yo, binaba mo yung bintana, sabi mo, Tol, sa likod ka. Sabi ko, sige, sakay ako. Pagsakay ko sa kotse, ang itsura ko ganito. May malaking bag dito na Supreme na red, tapos puro sabit-sabit ng damit. Ang dala mo pa nun yung Honda mong white. Tapos sabi ko nun kay Mark, pagkatingin ko, ano, Tol, tinignan ko, kasi ang taba eh, sobrang taba. Hindi ko napansin, sinasama mo? Pagkaganon ko, lumingon sa akin. February 2019 po itong pinag-uusapan natin. Lumingon, sabi ko, putang ina mo, Mark. Ang kinausap ko si Mark, hindi. Pero ang nakita ko po si Badger, si John Gutierrez, siya po yung nakita ko. Ngayon ang nangyari, sabi ko kay Mark, putang ina mo, Tol, anong ginagawa niyo dito? Tol, ano ba yan, tang ina? Ganyan. So ako, natahimik akong ganyan. Natahimik ako, parang,
tangina, naiipit ako. Ayoko nang ganyan eh. Kasi 2016, 'di ba? You left me hanging. Tapos papakita na 2019 all of a sudden. Parang bakit, 'di ba? Tapos tawa sila ng tawa. Itong putang inang John Gutierrez ito, sabog na sabog, tawa ng tawa, naniningkit yung mata, 'di ba? Tapos ngayon sabi ko sa kanya, tawa kayo ng tawa. Tahimik na lang ako. Sabi ni John, nagugutom daw siya. So, anong nangyari? Tol, saan ba may pagkain dito? Anong nangyari? Umikot kami, papunta po doon, ibang way. Sabi ko, tol, doon may McDo. Tapos tahimik lang ako. Papunta kami ng McDo. Sinabi ni John, sabi niya, bakit ang tahimik mo? Tapos sabi ko sa kanya, wala. Tapos sabi, kumusta ka naman? Tapos biglang sabi ni Mark, takino mo ito, nakakatawa ka, para ka namang gago, ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, tahimik lang ako, nakaganyan ako. Kasi hindi ko alam kung anong irere ako. Nasa kotse ako, mag-walkout ba ako? Ang dilim sa labas, madaling araw, hindi ko dala yung kotse ko. Tapos parang, tangina ba? Fuck! Parang, anong meron? Tapos tahimik na lang ako sa likod, nakaganyan na lang ako. Tapos, hanggang sa kumakain sila, nag-drive-thru po kami sa McDo. After po tayo mag-drive-thru sa McDo, may nagpa-picture po sa kanila na crew ng McDo. Tapos, umikot kami. Tapos sabi niya, tol, saan ba dito? Mag-inom ba tayo? Sabi ko, tangina, makamay, makita na naman sa atin dito. Sabi ko, ano na namang isipin, ganyan. Tangina nyo naman kasi. Tapos nakaganon lang ako. Hindi ko kinakausap si John, nakaganyan lang ako. Hindi ko alam gagawin ko. Tapos nakatahimik lang ako. Tapos sumambay kami sa gilid. Sabi ko, tol, doon na lang tayo sa may mini-stop. Kasi doon at least walang masyadong tao. Magsisikan kami. Kasi ganun kami ni Mark. Nagkakape kami. Minsan nag-uusap kami. Minsan nag-inuman kami. Pero as tropa. Sobrang tropa lang. Nandyan ako para sa kanya. Nandyan siya para sa akin. Nung time lang talaga na yun. Hindi ko alam kung bakit ganun na. Pagpasok ko ng kotse, bigyan nandyan si John. Wala akong alam. Alam ng Panginoon yan, alam yan, mamatay man buong pamilya ko. Alam ko, mali, nasabihin ko na ipusta ko ang buhay ng pamilya ko, pero pinupusta ko, putang ina, ngayon ipaglalaban ko, wala akong alam. At wala akong ginawang masama. So, anong nangyari, nag-park kami, tahimik lang ako. Hanggang sa si John, cellphone lang siya na cellphone. Tapos ako, kausap ko si Mark, sabi ko sa kanya, Tolo, ganyan, oh, kamusta naman yung grupo mo? Ganyan, may upcoming movie daw sila, ganyan. Ako naman, ito, ba't nang wala yung kagrupo ganito? Sabi ko, natanggal si ganito kasi nagpokpok siya, nahuli ng RBC kasi sobrang bawal po sa amin yun. Sige, ganyan, bullshit, hindi ko na para explain. So, ganyan, edi nagkikwentuhan kami. Hanggang sa may tumawag kay Mark, I think asawa niya yon, sabi niya yung aso daw, nagkaroon ng sakit, ganyan. So, kinailangan nilang umuwi. Tapos, ang nangyari lang, sabi lang ni Mark, Tol, may abot pala ako sa'yo, kinuha niya, binilang niya. Sinabot niya sa akin yung 20,000 na inuutang ko kay Mark. Ha, hindi kay John. Wala kami usapan ni John. Wala na akong number na wala kami connection, wala kahit na ano. Tapos ngayon, sabi niya, Tol, sabi ko, babayaran ko ah. Sabi ko, bayaran ko, tantanan mo ako, ganyan. So, parang, ngayon, sabi naman, hindi, sige, Tol. Tapos, inatignan nila ako sa kanto ng bahay namin. Tapos, sabi ko, bumeso ako kay, bumeso ako kay Mark. Tapos, nandito si John, bumeso ako sa kanya. Pagkabeso ko kay Mark, pababa na ako, gumaganon ako. Sabi ni John, tama yan, huwag kang bumeso sa akin, ganyan. At sabi ko, pwede mo naman sabihin kung ano eh. Pwede mo naman sabihin kung gusto mo akong bakit, kaya ka nga nandito, di ba? Sinabi ko yan sa'yo, at alam na alam mo yan. Sinabi kasi gumano na lang, umalis ako. Tapos, pumunta na ako sa bahay, wala nangyari yung pag-uusap, wala, kaya yung binibintang mo, hello po, makagago. Kasi sobrang gusto mong mapansin kita, ilang taon ka na po nagpapapansin sa akin. Kung ano-ano pinapost mo, may negative, may gusto mong ligawan, may 7 inches ka, putang ina mo, mukha ka naman titing sunog. Diba? Napaka-imposible naman, ang itim mong tao, tapos bigla maputi yung titi mo, diba? Ikaw, bago ka magsalita, tumakagago, bago ka magsalita ng putang inang hashtag real talk, make sure na putang ina hashtag real talk talaga yan. Alam mo ba ibig sabihin ng real talk? Ha? Alam mo ba? Ang ibig sabihin ng real talk, sobrang totoo po pare. Napakasimple. Ibig sabihin ng real talk, putang ina, may ebidensya ka. Baka putang ina, nanggigigil ako na ipakuha yung CCTV dito sa Las Piñas. Hindi ko lang alam kung paano, puta, pero makikiusap ako. Gusto ko nga din puntahan yung crew eh. Ang McDo, yung may nagpa-picture sa kanila. Kasi sila mismo magpapatunay na, hello po, tatlo po kami nasa sakyan, walang bumaba, walang nangyaring tsupaan, walang nangyaring kantutan, putang ina. Wala pong ganun. So ngayon ang nangyari, tumakagago na sinasabi mong real talk na meron kang ebidensya. Sana meron kang ebidensya. Sana bago mo ako anuhan na, ikaw yan, ginawa mo to, Tony Fowler, ganyan. Bago kayo mag-point finger na, ako ginawa ko to, sana man lang meron kayong pruweba.
Diba? Kasi lahat ng mga putang inang taong to naniniwala sa mga sinasabi mong putang ina ka. Dapat sa'yo marami suntok eh. So anong nangyari? Para matauhan ka, Brad. Alam mo kung bakit? Kasi putang ina, Brad, nakakasira ka ng buhay na nanahihimig ako eh. E di sana ayaw mo yung mga ibang tao magsalita. Kung sino kaaway mo, sige, go, doon ka sa kaaway mo. Pero ako, Brad, wala akong ginagawa sa'yo. Way back November and December 2018, I don't remember. Nag-chat ka sa pinsa ko kay Chap ang aniban. Anong sabi mo? Diba sabi mo, paisabi ng mga Tony, uwi akong Pinas, baka pwedeng ano, ganyan-ganyan. Sorry kasi, ano, yung dati, anong reply ko sa pinsan ko? Sabi mo kay Makagago, wala na yon. Hindi naman niya kasi kilala kung sino yung tunay na ako. Hindi mo naman alam kung ano talaga yung nangyari. Yun lang ang nireply ng pinsan ko sa'yo kasi Brad, napatawad kita. Kahit mali-mali yung info mo, bago ka mag-hashtag real talk, takina na naubusan na po ako ng hininga tsaka ng laway bago ka sana mag-ganon. Sana meron kang ebidensya kasi putak ina mo, kaka-post mo, kaka-live mo na sinasabi mo na ako, na ginawa ko sa kotse, na sumira ako ng pamilya, husband and wife, putak ina, wala akong ginawa, na nanahimik ako sa Las Piñas, nagpa-practice ako sa Shockwave, pukilang ina, tapos nagpunta to si John, tapos umalis, tapos. Pero yung pagbibintangan nyo ako na ako na naman ang dahilan, ako, ang pag-aano nila, di ka ba nag-iisip, pare? Sa dami ng babaeng ka-message mo, sa dami ng babaeng nagbigay sa'yo ng screenshot na nilalandi ni John, bakit ako na naman? Dahil ano? Dahil tahimik ako? Dahil walang maniniwala sa akin? Kasi putang ina, hubad ako ng hubad sa Facebook? Di ba? Pare naman, nag-message ako sa'yo. Nag-message ako sa'yo, Makagago, ano sabi ko? Pwede ka bang makausap? Tingnan mo! Nag-message ako sa'yo kasi para naman, kung magsasalita ka, bigyan mo naman yung side ng iba. Kasi yun yung real talk, pare. Mag-gumit na ka naman. Diba? Tapos, wala kang reply. Sinin mo lang din yung pinsa ko na sinabi sa'yo na gusto kitang makausap. Tapos ngayon, pagbibintangan mo ko, pagpapalakandakan mo, live ka ng live na ako ang sumira ng relasyon nila. Please. Please lang. Dahil kayang-kaya kong patunayan yan. Pare, promise, gusto kong kunin yung CCTV. Alam mo, Mark Maglasang, tumawag ako kay Mark kagabi. Sabi ko sa kanya, Tol, ikaw yung nandun sa kotse, baka pwede naman magsalta ka para sa akin. Baka naman. Sabi niya ganun, Tol, kasi maano kami. Mainit na kasi yung XB, ganyan-ganyan. Sabi ko, alam ko naman, tropa mo si John. Pero ikaw lang kasi nandun eh. Kasi wala namang bayag yan si John para sabihin yung totoo na nangyari. Na nang gabi yun, pinuntahan nyo ako, binigla nyo ako, tumambay tayo, nagkwentuhan tayo saglit, umalis din kayo. Naumutang ako sa'yo, Mark, ng 20,000, yun naman yung totoo eh, diba? Sabi ko sa kanya, sabi niya, Tol, pag hindi ko pa ginawa, hindi mo na ako kaibigan. Tumahimik na kami. Wala na, sabi ko, Tol, sige, naiintindihan ko. Lahat ng sinasabi ko, may screenshot po ako. Antayin nyo po, susubukan ko po na kunin yung CCTV dito sa Las Piñas. Para mapatunayan ko sa mga putang inang ito, para palamon ko sa bunganga mo, Makagago, kung ano yung mga pinagbibintang mo sa akin. Hindi naman real talk tawag yan, pare. Source lang yan eh. Kasi kung real talk yan, sana kaya mong patunayan. Patunayan mo, pare. Kasi yung sinasabi niya na, Tony Paolo, di ka ba natatakot na kasuhan? Kasi kabit ka eh. Kasal na yan eh, pare. Tangina, oo, sige, naging bobo ko noong 2016. Pero putang ina, ano mga ito? Sorry ah, hindi ako para makipag-agawan sa taong may asawa na. Hindi naman ako ganun kagago. May asawa na yung tao, nananahimik sila, nananahimik ako. Fuck, hindi ako ganun. So kung may mga umaano sa inyo na ito yung nangyari, ito alam na alam ko, ganun-ganyan, nagpunta sila sa hotel ni Tony, patunayan nyo. At sana yung mga taong naniniwala din kaagad na ito yung totoong nangyari, sana patunayan nyo rin. Kasi ako kaya kong patunayan, sana lang payagan ako ng Las Piñas na kunin ko yung CCTV o kahit videohan ko man lang na wala po akong ginawa, na binigla lang po ako. Na si Mark po ang kausap ko, pagdating dito, may John, may Mark. Tapos matahimik na lang ako. Yun lang ako nagsalita. So ngayon, sana naman, baka naman, John, baka naman. Kasi ang tagal mo nang walang bayag eh. Baka naman pwede magsabi ka na ng katotohanan. Baka naman, kasi pasensya ka na kung sinabi ko dati na, sige, promise, hindi kita ilalagla, ganyan, ganito, ganyan. Pero putang ina, tama na. Tama na eh. Matatatlong taon na, puro ako eh. Lahat ng katarantaduhan mo, lahat ng panggagago mo sa asawa mo o sa dati mong girlfriend, nung di pa kayo kasal, ako lang yung tinuturo.
Ako. Eh, ako na nanahimik na ako, tangina. Busy ako sa grupo ko, sa buhay ko. Sana naman, John, magkaroon ka na ng bayag, magsabi ng katotohanan. Sana naman, this time, putang ina. Sana naman, magsalita ka. Pero kung di ka magsasalita, okay lang. Kasi nasabi ko naman eh. Wala na akong pake kung sino di maniniwala. Basta ako, para sa katahimikan ng lahat, sinabi ko na po, alam niyo na po, wala po akong plano mag-delete ng live ko. Totoo lang po, lahat ng sinasabi ko ngayon. Maraming salamat po sa mga tao na naniniwala sa akin. Fuck you sa mga putang inang mapangusga na wala namang alam sa storya. Kung sino may mga putang inang biktima dito. Tsaka sana sa mga kaibigan ko na sumuporta sa akin at magsasalita ng katotohanan, maraming salamat po. Yun lang, wala na po akong para idagdag, yun lang po yung natatandaan ko. Maraming salamat po, basta ang mahalaga na sabi ko na po yun sa inyo. Pasensya na, sobrang wala po akong tulog. Ang mahalaga na bigay ko po sa inyo yung katotohanan.